sino ang makakatayo sa harap ng kanyang pagkagalit? At sino ang makakataan sa kabalisan ng kanyang galit? Ang kanyang kapusukan ay sumisigal po ang apoy, at ang mga malaking bato ay nanatitibag sa kanya. Verse 7, ang Panginoon mabuti, katibayan sa kaarawan ng pagkabagat, at nakikilala niya ako na nga lalagrat ng kanilang pagtitiwala sa kanya. Kaya ako po yung mga harap sa paksa mag-share ng Word of God, sa paksa enjoy the goodness of God. Amen. Ngayon, 50-20, sino mong nakaka-enjoy sa kabutihan ng Panginoon? Amen. Lahat tayo. Kasi talagang kahit na may pandemic, hindi pa rin yung goodness ng Panginoon, kabutihan niya. Hindi ko tayo nakatayo, hindi tayo nakasama ng mga enemy. Diba? Talagang nandito tayo, iningatan ng Lord. Samantalang dati, nung nag-charge for a time kami, si Ate Lilith talagang takot na takot. Takot na takot sa COVID. Oo, nakakalas ko, pagkaitan. Pero nung medyo lumawa, medyo siya pa, nagsatis dito para sa buwa, tumapang. Kaya natin din talaga eh. Napurihin ang Panginoon, no? Talagang nandito pa rin tayo, yung goodness ng Lord. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon sa kabila ng pandemic. Tawag ng iba, plant pandemic. Inaandaw. Kaya kung rin yung Panginoon, ngayon po, kung tingnan po natin ang verse 6, kasi verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, ito po ay patungkol kay Lord, patungkol kay Yahweh, patungkol sa Diyos, kung gano'n siya magalit. At nagagalit naman siya, clear po sa sinabi dito sa Numbers chapter 1, sa mga tao, hindi nananampalataya sa Diyos. Sa mga tao, hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Sa mga tao, walang strong decision na maglingkod sa Diyos. Kaya kapatid sa Panginoon, pag nagalit ang Lord, tingnan natin, sino ang makakatayo sa harap ng kanyang pagkagalit? What? Patanong, sino ang makakatayo? Ang sino man makakatayo. Bakit? At sino ang makakataan sa kabangisan ng kanyang galit? Ang kanyang kapusukan ay sumisigal mo parang apoy. At ang mga malaking bato ay nanatitibag niya. Kung matindi pag nagalit si Lord sa previous verse, sa verse 4 po nito, pag nagalit ang Panginoon, yung mga ilog na tutuyo, no? Pag nagalit ang Lord, yung mga kagubaan talagang pasusunog. Pag nagagalit ang Lord, yung ulat, parang lang niyang dinaanan, parang tao na gumaan sa aligaw mo, na parang nag-umaligaw mo. Yung aligaw mo lang ng mga paa, yung ulat ng Lord pag siya nagalit. Kaya matindi pag nagalit ang Lord. Pero ang sabi ng Exodus at Genesis chapter 34, ang sabi doon, hindi basta-basta nagagalit ang Panginoon. Ako ay magagalit, magalit na sa akin niya. Matagal ako magalit. Ang sabi doon. Pero, kapatid sa Panginoon, kanino ba talaga nagagalit ang Lord? No? Mayroon tayong Bible, buksan natin ang chapter 3, verse 36. John 3, 36. Ang sumasampalataya sa anak ay ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay sa halip mananatili sa kanya ang bubong ng Diyos. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, ang bubong ng Diyos ay mananatili sa mga tao na hindi nananampalataya sa Panginoong Jesus. No? So, kaya yun, malinaw po. Kaya kapatid sa Lord, tingnan po natin, no? Ang buot ng Diyos matindi. May patanong, sino ang makakatayo? Sino ang makakatagal? Sino ang makakapanahan sa galit ng Diyos? Patanong po yan. At walang sino man makakaligtas sa kanyang galit. Kaya kapatid sa Panginoon, ang tema po natin, enjoy
joy the goodness of God. Talagang enjoy the goodness of God. Yung pinatawag na i-enjoy mo yung kabutihan ng Lord. Sa mga tao nagtitiwala, verse 7, kapatid sa Lord, sa mga tao nagtitiwala, ha? The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and in knowing them that trust in Him. No? Ang Panginoon, mabuti at ibayan sa kaarawan ng kabagabagan at nakikilala niya yung mga dagala ng kanilang iwala sa Kanya. Kaya, ma-i-enjoy lang natin yung goodness ng Lord kung tayo po ay meron pagtitiwala sa Diyos. Yung pagtitiwala natin sa Diyos ay talagang dumaanan po tayo sa pagtitiwala natin sa Diyos. Yung tinatawag na pandemic. No? Yung tiwala tayo sa Panginoon. Kaya tayo nandito ngayon at na-enjoy na yung Kanyang kabutihan. Ngayon, kapatid sa Lord, ang tanong mo dito, panigyan natin yung verses. Sino makakatay sa pinagdali? Sino ang makakatagal sa pinagpon? Sino ang makakapanahan sa kanyang mabangis na pagkagalit? Wala. Wala po. Kaya kapatid sa Lord, yung pandemic, ang tanong mo, galit na ba ang Panginoon ka? Kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, lintas tayo sa pandemic. Ngayon, kapatid sa Lord, mayroon bagong virus, mayroon bagong COVID, mayroon bagong COVID. Ngayon, kung yan ay isa na sa galit ng Panginoon, eh kung galit ng Lord niyan, sa bagong COVID na yan, talagang mabilis tayo, mabilis matahawa. Kaya kailangan natin magtiwala sa Panginoon para hindi tayo makisama sa kanyang galit. Hindi tayo makasama sa kanyang tuwag. Ganun pa man, tayo ay mag-enjoy natin yung kanyang goodness, kanyang kabutihan. Kung tayo magtitiwala sa kanya, John 3:36, magtitiwala sa anak ng Diyos, walang iba sa Jesus Christ. At ang nais ng Lord ng Panginoong Jesus, peace. Sabi ng Hebreo 12:2, no? Ituon ninyo ang inyong pananampalataya sa Panginoong Kristo. Kaya yung faith natin, dapat hindi tayo nakabase sa tao. Hindi tayo nakabase sa nakikita natin. Hindi nakabase tayo sa hindi natin nakikita na si Jesus Christ. Pero lagi natin siyang kausap. Lagi natin siyang binabasa, binabasa. Kapatid sa Panginoon, ito po tanda natin. Mai-enjoy po natin yung goodness ng Lord. At talagang sabi, siya ikanunga natin sa araw nung kung tayo ay inuusin, may problema, trouble, mayroon tinatawag na guluhan. Mai-enjoy lang natin, kapatid sa Lord, kung tayo ay 100.1% na pagtitiwala sa Diyos. Isa lang po ang binigay dito na basis. Isa lang po ang binigay dito ng guideline. Isa lang po ang binigay dito na tinatawag na pattern. Wala ba? Trust. Trust in Him. Magtiwala lang. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Magtiwala lang sa Kanya. Kaya anuman pong dumating na bagong pandemic, bagong virus, hindi po tayo kasama dyan. Hindi po tayo kasama dyan. Kung tayo, kung paano tayo iniyata ng Lord kung mga itaang buwan noong 2020, may 2021, mas hindi tayo iniyata ng Lord dahil lalo tayo magtitiwala sa Kanya. Nahum chapter 1, verse 7. The Lord is good. Mabuti ang Diyos. Stronghold in the day of trouble. No? Siya ay kandungan sa araw na tinatawag ng kabagabagan, sa araw ng problema, sa araw ng pandemic, sa araw ng ikaw ay mayroong kinakaharap. Kapatid sa Lord, una, kung tayo po ay mayroong
intimate relationship sa Panginoon. Intimate. Sinabi ko, intimate talaga, dikit yung relasyon mo sa Panginoon. May tanong ko ako, ano sa yung relasyon natin sa Panginoon? Okay lang ba? Okay lang? Yes. Parang okay lang. Parang labas. Kaya, pag tinanong tayo, kumusta yung relationship natin sa Lord? Father, pastor! Pag nagtanong sila, pastor, okay na okay po! Okay na okay po yung relasyon natin sa Panginoon. Kailangan natin okay. Hindi pwedeng mahina. Meron pa ba din sa Lord? Meron po yung time na talaga mahina po tayo. Sino po naniniwala dyan? Amen. At doon po, mararanasan natin yung kalakasan. Itatakas tayo yung Diyos. Kaya kapatid sa Panginoon, ang pagtitiwala sa Panginoon, sinasabi natin, ako natitiwala sa Lord, pero wala kang gawa. Para lang, sinabi mo, kumain ka, walang pagbili ang kapatid ko, hindi mo binigay. Kaya ang pagtitiwala natin sa Lord, ang ininatawag na palagi na gawa. Intimate relationship natin sa Lord. At ang covering ko ng intimate relationship natin sa Panginoon, tatlo, una, kailangan nagbabasa ka ng Bible. At yung pagbabasa mo ng Bible, kailangan nasa puso, nasa isip. No? At kailangan ay talagang mayroon kang oras para sa pagbabasa. Pangalawa, mayroon kang tinatawag na pananalangin. Si Jesus Christ nagbigay po sa atin ng tinatawag na parables of prayer. Sabi ng Lord, sa isang bayan, mayroong hukong na talagang walang takot, walang ginagalang na tao. At mayroong byuda na talagang humihiling na humihiling sa hukong na to, sa judge na to, na hindi natatakot sa Diyos. Walang ginagalang na tao. At dumating ang taon, ang byuda na nangungulit pa rin at ang kanyang hihingan sa, bigyan mo ako ng katarungan sa hinihingi ko. Bigyan mo ako ng katarungan. Pero ang sabi ng Lord, hindi nagtagal yung hukong. Sabi niya, yung katarungan na hinihingi mo ay bibigay ko. Baka pa ako nagalit at nandis sa iyo. Ha? Baka mapatay na pa. E binigyan niya na lang. E sabi ni Jesus Christ sa verse 7 at Luke 18. No? Kung ang hukong na yung masama ay tinatawag na ayaw magbigay sa viewer na yan. Sabi ng Lord, ano pa kaya ang iyong ama na nasa langit na mabuti? Hindi kaya niya ibigay, hindi kaya niya ibibigas ka sa Father Titus, hindi kaya niya ibibigay ang iyong impossible na ipayin mo, yung magkaroon ka ng magandang bahay, yung magkaroon ka ng magandang tinatawag na business, pagpapalaki ang buhay mo, hindi ka magkakasakit, World 2021. Sabi nila, ang prediction nila, this 2021, masama pa sa 2020. Pero ang sikap, di ba po? Sino naniniwala na fulfillment of blessing tayo ngayon? Amen. Praise the Lord. No? Huwag natin tinan yung negative. Amen. Dahil pag tinan na natin yung negative, wala na tayong faith. Mm. We are now in positive. Jesus Christ nagtuturo, lagi positive. Hindi siya nagtuturo ng negative. Positive lagi siya. Kaya kapatid sa Panginoon, we enjoy the goodness of God if tayo ay mag-intimate relationship sa Panginoon muna, pagbabasa ng Bible. Pangalawa, tawa na prayer. Kaya, kahit si Lord, si Pastor Ed, kapatid sa Panginoon, mayroon siya ngayon pinag-pray at karoon Lord. Siguro mga one month na araw-araw nag-discon sa kanya sa messenger na 20 times. Sa cellphone, sa number, 30 times. Bakit? Hindi siya makatulog. Dahil natin sumasakit ang tiyan niya. Pag pinag-pray ni Pastor Ed, nakatulog siya. Kaya ginagawa ni Pastor Ed, pag naririnig niya yung sinabi niya, naririnig, sabi niya, ito na naman. Nagkaroon ko ito, mahala ka dyan. Pag naririnig mo yung sinabi naman, kaya sila nanay ang nanay, lahat ng mga anak ka, tayo, tumatawag ka naman ulo, hayaan niyo muna yan. Nangumulit ng nangumulit. Kaya nagkabit, kinakusap niya, after na ng New Year. Pag
pasok ng 2021. Kapatid sa Lord, kung ang tao, pag pinukulit natin, maaari pa tayong tatuan. Pero ang Lord, ulitin mo man ang ulitin ang ulitin, mas lalo siya. Mas lalo siyang sasaya, mas lalo niyang ibibigay ang pabor mo. Dahil bakit? Nakikita niya, nakikita mo siya. Kaya dapat kapatid sa Lord, intimate relation natin sa Panginoon. Dahil tayong pagbasa ng Bible, pagbasa ng Bible. 2021 na, baguhin natin ang attitude natin. Ako, ikaw, kapatid sa Lord, kailangan natin magkaroon ng pagbabasa ng Bible. Mayor, praise ka. Ano ba? Tatlo. Amen. Prayer. Palalangin ng ating mga kumahal sa mga pastor natin. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid sa Lord, may i-engine mo natin ang bumis na Lord. Ang sabi dito, trust. At yung trust, dapat may gawa. At ang nakapaloob sa tiwala kapatid sa Panginoon, ang babago nito, gawa. At sa gawa ko, mayroong tatlo. Pagbabasa ng Bible, pananalangin. Iwasal. I-worship natin sa Panginoon. Si David, bakit siya nilagay na hari? Bakit siya? Sila, Joseph the Deliverer, gobernador na. Si Daniel, gobernador. Kasi bakit? 3 times lang siya nananalangin. Sila nananalangin sa isang araw. Pero si David, 7 times nananalangin sa isang araw. 7 times. At nag-worship, nagpukuhin sa isang araw. Na-stress pa lang, kaya sabi ng isang komentary, I open my business to you, Lord. Sabi ni Pinding, I-open yung business ko sa bagay ito. Parang stress naman din yung araw si David. Lumuluhod na, manok na. Ano ba kaya ano? Kamisan nagkakasala, minsan bumabalik sa ating mga maling ginagawa. Pero si Lord, kapatid sa Panginoon, makagawa ka man pagkasali, 1 second ka lang mag-repent sa Kanya. Kapatid sa Panginoon, ikaw at ako, ang tatawarin na ng Diyos. Pero ang tao ang nagtingin, ang tao ang tumingin, hindi pwede. Ganun ang tao. Pero si Lord, kapatid sa Panginoon, 1 second ka lang mag-repent from your heart. Wala na makikita ang tatlo sa buhay mo. Kaya pinatawag ka na, nililis ka na sa tingin ng Diablo, mas maputi ka pa dito. Kapagin, kapatid sa Lord, ang dapat na natin gawin, mananampalataya. This 2021, mananampalataya tayo na ang buhay natin masagana. Amen ba? Amen. Amen. This 2021, yung mga, ay ito, itong 2021 na ito, magpupulpilmen yung mga prayer natin, sasagutin ng Lord. 2019, ako po nag-pray patungkol sa ministry. Sinagot po ako ng Lord, 2020 December, true dreams. At binigyan ako ng Lord sa prayer ko, true dreams. Hallelujah. Pinausap po ng Lord ang isa sa kapatiran natin. At talagang ang Panginoon po, kung tayo, nagtitiwala sa kanya ng buong buo, na talagang sasagutin tayo ng Panginoon. Kaya ngayon po, 2021, papalaan tayo. No? 2021, hindi tayo magkakasakit. Kaya kapatid sa Panginoon, nandiyakit po kayo tumayo. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. At ngayon po, ay tayo mananalangin. Salubungin natin ang Lord ng pananampalataya. Ang sabi po ng Lord, Panginoon, dagdagan niyo po ang aking pananampalataya. Kaya, kapatid sa Panginoon, sasalubungin natin ang Lord ng pagtingin.
pagtitiwala is 2021. Sasabungin na natin ang Lord ng pananampalataya. Kaya, ngayon po, sa panalangin natin, Lord, at ganyan po ang faith natin. At ganyan po ang faith ko. Gusto ko manugod ka sa atin. Let's see, Lord, sumasama lang sa mga tao na nananampalataya. Faith, magkaroon ng maraming cases ng COVID-19. Bagus, Lord, 2020.